Magandang araw po muli mga bro. Di bali sa araw na ito muli ito yung, kung maaalala nyo, ito yung TV na dumating dito sa bahay. Dalawa to na may problema na vertical lines. Di bali sisimula natin gawin tong araw na to. Yung isa okay na, naayos na siya. Ito na, itinetesting ko na siya mga bro. Tibali yung ito na gawa na siya. Napakaano. Pero may problema pa siya yung mga buton niya. Yung mga buton niya nung ano tinesting ko nung naiano ko, may problema. Pero hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa. Tibali inayos ko na lang yung mga tack switch niya. May video ko na yun kung paano i-repair yung tack switch, yung mga buton nito, yung mga tack switch. May video ako nun. Ganun ang ginawa ko rito. Kasi lahat halos hindi gumagana . Pero kung makikita nyo ngayon, pipindutin ko to. Ayan o. Gumagana na siya. Ayan o. Tapos itong kanyang volume o. Gumagana na. Tapos itong kanyang channel. Ayan. Ayan. Tapos yung kabila. Ayan. Balik ko sa video. Yan, gumagana na siya. Ito na yung ginawa natin na binidyo ko na isang ginawa ko. Di bali dito tayo mga bro. Balik tayo rito. Di bali ito yung gagawin natin ngayon. Di bali ipa-plug ko lang. Tingnan natin uli kung anong problema nito. Okay mga bro, di bali i-plug in ko lang yung ano, kung ano tsaksakan ito. Yan, di bali na i-ano ko na, pindutin natin. Hingin natin kung ano ang kanyang, yun o. Yun yung kanyang trouble. Di bali mga bro, i-open ko muna yung likod, tingnan natin. Nabuksan ko na mga bro, ito na. Di bali, yan. Nalinis ko na rin siya. Makikita naman natin sa mga components niya, medyo maayos naman, wala namang lumobo na capacitor. Ay makikita naman natin malinis siya. Yung kanyang mga components. Ibabaliktad ko lang mga bro. Kasi ito pa lang unit na to ay galing na pala to dun sa ibang technician, may gumawa na rito. Kasi kung mapapansin niyo mga bro, tapos may mga, meron na rin siyang mga hinong dito. Ayan. Meron na siyang mga hinang. Ibig sabihin, ano na to, may gumawa na rito mga bro. Nagawa na to. Ngayon naalamin natin mga bro kung ano ba ang sanhi ng kanyang pagiging vertical. Kung ako nagkakamali, ilan na rin yung na-encounter ko na ganitong sanyo. Di ko lang alam kung ito ba yung pinaka-common na sakit ng sanyo, yung vertical problem. Sa mga master, alam nila yan . Alam nyo naman tayo, mga newbie pa lang tayo. Pero ilan din yung na-encounter ko na sanyo, ang pinaka-trouble kadalasan na nakikita ko vertical. Ngayon, subukan natin mga bro. Di bali, mag-check tayo. Na-check ko na yung mga resistor. Itong resistor na to, tsaka to, ito, yung mga nanditong resistor. So far, wala namang nag-change sa value. Wala namang bumaba. Tapos, dinouble check ko rin itong mga kapasitor. Di bali, may napansin lang ako dito. Ito. Mamaya i-voltage check uli natin mamaya pagka after na mapalitan ko to. Di bali, di ko lang alam kung sasang-ayon sa akin yung ating mga master na mga technician. Alam nyo itong sanyo na to, yung ganitong model. Ano to magulo. Magulo yung kanyang sirketo. Merong sirketo rito na kung mapapansin nyo, may mga sirketo dito na tinatakbuhan, pero pagdating sa dulo, wala naman pala siyang susuplayan. Magulo itong, ayaw ko doon sa mga master natin kung meron na silang nagawang ganito, itong
sa New Wave 21. Medyo magulo yung ano nito eh, sirkuito nito eh. Tsatsagain nyo lang. Kailangan talaga pag technician ka, medyo matyaga ka eh. Hahanapin mo kung saan yung problema ng unit na ginagawa mo, lalo na pag ganito. Tsaka, dun pala sa mga katulad ko na newbie na hindi pa nakakaalam. Katulad nitong itong vertical IC na to, yan. Ang ano niya, ito yung kanyang ano, number IC501. Yan. Yung kanyang ano, IC501. Yan. Ang ano nito, ano, LA7837. Yung IC na to. Ngayon, para ma-detect nyo na kung ano ba yung components na sinusupply nito o konektado dito sa ano na to, sa IC na to, makikita nyo rito sa number 5. Yan, number 5, 501. Lahat ng makikita nyong components, resistor, capacitor, milliar, anumang components na makikita nyo na nagsisimula sa number 5, konektado siya dito sa 501. Hindi ko lang alam kung sasangayon yung ating mga master. Yan, 501, yung vertical IC niya. Ngayon, pag may nakita kayong 5, 5, 5, yung mga 5 na yan, ibig sabihin, konektado siya rito. Pero kung katulad niya, makikita nyo 2, nagsisimula sa 2, hindi na siya 5. Hindi na siya connected dito. Kung babaybayin nyo at may makikita kayong 5, yan. Yan, 5. Connected siya. Yan. Ayun, katulad nun, no? 5-2-4. Yan. Ayan, 5. Yan. Connected siya papunta rito. Kahit na kung tatakbo ka sa mga part dito, yan. Pag may makita kayong number 5, ibig sabihin, may kinalaman siya dito. Meron siyang meron din supply na nanggagaling dito. Di bali, papalitan ko muna, magpapalit muna ako ng ano, mga bro, ng resistor. Atong ano pala, itong capacitor. Itong chinek kong capacitor. Mas maganda siguro, mga bro, bago ako magpalit ng ano, ng capacitor, kasi ang parang duda kasi ako dito sa mga capacitor na nandito eh, dito tsaka dito eh, yan. Bago ako magpalit, siguro mas maganda mag voltage check muna tayo para masigurado tayo bago natin tanggalin, para alam natin yung voltahe nito nandito. Di bali, ipa-plug ko lang yung unit. Tapos check natin yung kanyang display, mga bro. Ito, ipa-plug ko lang. Yan. Naka-standby na siya. Ano ko lang, pindutin ko. Yan, nag-isolate na siya. Check natin yung voltahe niya. Yan. Dibali, check natin yung display, mga bro. Tingnan natin kung ano yung itsura. Kung ano lumabas. Yan. Yan yung kanyang display, mga bro. Tapos, tibali, nakaset na tayo uli. Nasa 200 volts tayo. Check ko lang to, mga bro. Itong capacitor na to. Na bago natin siya palitan. Itong capacitor na to. Itong 513. Yan, 513. Kasi kung di ako nagkakamali, itong 513 na to, nasa 4 to 5 volts to. Tingnan natin, mga bro. Yan. 4 to 5 volts yan eh. Yan. Tingnan nyo natin. 8 volts oh. May parang mataas siya eh. Tapos itong 510, 9 to 10 volts. 9 to 10 volts.
Okay naman siya, 9.3. Itong ano, check natin itong mga bro. Ito yung supply niya eh. Yung 521 to 24, 26, 24, 25, 26 to eh. Yan. 521 capacitor. Yan yung supply eh. Yan o, supply. Papunta rito. Check natin mga bro. 521 capacitor. 24 volts. Tapos, check nga natin itong 514 na to. Itong 514, saan ba ang supply nito? Ito supply to dito eh. Itong 514. Oops. 514 na capacitor. Dapat to 9 to 10 volts to eh. 9 to 10 volts. Wala siyang voltahe. Walang voltaheng lumalabas. Dibali, che-checking ko to mga bro, tsaka yun, tsaka ito. I-off ko muna yung unit. Na-check natin mga bro itong 513 na capacitor. Diba? Ano siya, nasa 8 volts siya. Ito okay naman to, yung voltahe nito. Ito medyo, parang tingin ko mataas eh, 8 volts. Parang, kundi kasi ako nagkakamali, itong 513 na to, nasa 4 to 5 volts lang to eh. Lumalabas nasa 8 volts siya. Tapos itong capacitor na ano to, filter capacitor to mga bro ha. Ibabaliktad ko lang, papakita ko sa inyo. Ayan, 514. Ito yun eh. Para makita nyo. Para may idea lang kayo mga bro. Yan yan eh. Yan yung mga capacitor na yan. Pasensya na kayo kasi isang kamay lang ginagamit ko. Itong mga capacitor na yan. Yan. Yung dalawa na yan. Ito yung mga capacitor ng vertical. Yan, ibabaliktad ko ulit mga bro. Yan. Kung dito, yung capacitor na ito na 514, kung babaybayin natin yan mga bro, ito, yan. Sinusupplyan niya itong dalawang resistor na to. Tapos yung resistor na itong dalawa, yan, bababa siya, papunta siya dito. Ito, magkatabi itong dalawa dito. Dibali, 1, 2, 3, 4, 5, ito, 6, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung capacitor ba ito. Supply siya dito. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Susupplyan niya. Ito kasing 6 na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pin na to. Sa vertical IC na LA7837 mga bro. Ano to eh, ito yung ano to eh, ramp waveform generator. Parang ano sa diagram ng IC na to, siya yung vertical drive, vertical drive siya, sin yung pin 6, papunta siya dito sa pin 12. Yan, yung pin 12 na yan, ito yung vertical drive. Tapos ito namang 13, ito yung supply. Power supply for vertical output. Yan. Yan. Dibali ito yun. Kaya kung ito yung output niya mga bro. Dibali vertical output niya. Kung babaybayin nyo yan mga bro. Ito. Kung babaybayin to. Pagano yan eh. Paakyat yan. Pagano. Papunta yan. Yan papunta rito sa dito. Siya yung output niya. Ito may voltahe rin to. AC to. Nasa AC to kung magre-range kayo AC. Mga nasa 4 to 5 volts AC to. Kung itetest nyo siya mga bro, yung test prod nyo, itong test prod nyo to, yung positive at negative, yung positive at negative, i-test point nyo dito sa dalawa na to, yung positive at negative, na test prod yung ganito, idikit nyo rito, tsaka nyo i-on yung unit,
Tapos kailangan may masukat kayo dito na 4 to 5. Kung ako nakakambali 4 to 5 AC. Tapos pagka nasukat nyo, kunyari nandito yung positive nyo, nandito yung negative nyo, pag sinukat nyo siya, may lalabas siya dapat sa, dito sa inyong tester na 4 to 5 AC. AC siya mga bro, hindi siya DC ha. Tapos after nyo ma-check na ganun, baliktarin nyo itong test spread nyo. Kanina nandito kayo, ngayon baliktarin nyo dito. Ilagay nyo dito yung positive nyo naman, dito yung negative. Dapat same sila, same voltage lang sila. Kapag halimbawa nagkaroon ng difference yan, minsan yun na nagiging problema kung bakit kuminsan nagbe-vertical eh. Yun ang mga na-encounter ko eh. Tsaka dito mga bro, napakaselan kasi nitong unit na to. Once na meron lang siyang konting maghang, magboltahe lang na mga capacitor, resistor, konting-konti lang na diferensya, nagkakaroon ng problema yung display niya. Kung minsan nagkakaroon ng horizontal, nagkakaroon ng guhit, yun ang nagiging problema nito. Kasi kung ako nakakamali, matagal ng modelo itong Wave 21 na to ng Sanyo eh. Kasabayan pa to ng mga lumabas noong na mga, kung ako nakakamali, mga China TV. Kasi ngayon, yung vertical IC na lumabas ngayon, yung LA 780 41, 42, 46, ganun, yung mga lumabas. Ito luma itong ito yung pahaba ito yung pahaba na vertical IC. Di bali, nakita natin mga bro, ang gagawin ko na lang muna mga bro, checkin ko to at checkin ko to. Hindi ko napapakita kung paano, madali lang naman kasi kung papalitan lang naman, madali lang naman eh. Checkin ko tapos papalitan ko na rin mga bro. Aalisin ko lang to, tsaka checkin ko to, tsaka yung iba pa dito. Tapos papalitan ko na rin mga bro. Tapos saka tayo uli magbo-voltage check. Titingnan natin yung result. Ito natanggal ko na mga bro. Yung 513. Di bali, ito dinouble check ko. Itong 510, okay naman siya. Tapos itong 514, di bali, chinik ko rin, okay naman siya. Itong 513 lang ako, medyo nagdududa dito sa 513 na to. Kaya inalis ko siya kasi may connection doon siya. Oh. May connection siya. Kaya itetest natin, pakikita ko sa inyo mga bro kung bakit ko inalis to, kung bakit ako nagdududa dito. Check natin mga bro sa tester. Ito pala mga bro yung tinanggal ko dun sa board na capacitor 513. Ito yun yun. Medyo malabo. Yan. Ito. Ano to mga bro? Hindi siya makita eh. Yun, 50 volts. 50 volts, 1 microfarad. I-check natin sa tester mga bro. Check nyo doon, tingnan nyo doon sa tester. Di ba rin nasa capacitor, check tayo eh. Check natin mga bro. Ayan. Ayan o. Pumapatak lang siya na 746. Mababa na siya masyado kasi 1 microfarad to eh. 746. Di bali, kumuha na ako ng bago na doon din, humugot din ako doon sa mga lumang sa board. Ito rin yan. Yan. 50 volts din. Medyo malabo mga bro. Yan. Hindi makita. Dabo. Minsan 50 volts 1 microfarad din to mga bro. Hindi ko makuha. Ayun oh. 50 volts 1 microfarad. I-check natin to mga bro. Ito naman na i-check natin. Tingnan nyo dun sa tester. Ayun. Ayun oh. 1.2. 1.2. Halos sobra ng 231 microfarads. Baliktarin ko.
1.2 ah. Mas maano to. Ibig sabihin, okay lang yun, medyo mataas ng konti. Kesa mas mababa, mas maganda mataas ng konti. Di bali, ito ang install ko. Ito yung ilalagay ko dun sa mga, sa board mga bro. Di bali, ipopost ko muna. I-install ko lang. Ito na, na-install ko na mga bro. Itong 513. Di bali, ibang klase kasi itong ano na to. Itong model ng Sanyo na to na Vibe 21 mga bro. Napaka-sela nitong klaseng TV na to. Minsan kung hindi ka matyaga, kailangan iisipin mo rin eh. Iba klase kasi to mga bro kung maka-encounter kayo ng ganitong klaseng unit. Dito, kaprasong-kaprasa lang sa capacitor, sa resistor, kahit konting ano lang, mag-change value lang siya. Nagkakaroon ng defect yung kanyang display. Minsan niya, katulad nito sa vertical. Ilan yung na-encounter nito ng ganitong klase, minsan sa ground, pag kulang yung ground niya, ganito din ang lumalabas, vertical din. Pag kulang yung ground niya, tapos kapag may na-encounter din ako na resistor, konting-konti lang ang diferensya, nagkaroon na ng konting change value yung niya, yun din ang lumabas na display, vertical din. Kaya maselan tong klaseng sabi ng iba, bangungot daw tong klaseng old model na kasi itong Sanyo na ito. Pero tinry lang natin na, tingnan natin, tinry ko lang na kung magagawa natin ito. Di bali na ikabit ko na mga bro, mag-voltage checking tayo mga bro. Check natin yung voltage ng B+ mga bro. Tingnan natin kung regulate na siya. Dapat ito nasa 130 volts lang ito. Ipa-plug ko lang yung unit mga bro. Yan, naka-standby na siya. Di bali, i-on ko lang. Yun. Nag-ano na siya, oscillate na siya. Ngayon, check natin yung B+, mga bro. Yan, nasa B+ tayo. 135, medyo mataas siya, mga bro. Di bali, mag-a-adjust na lang ako. I-adjust ko na lang dito sa trimmer na to. Ibabaligtad ko, papakita ko lang sa inyo mga bro. Ito di bali na-itihaya ko na yung yung ating board mga optic. Kung mapapansin nyo mga bro, ito yung ito yung trimmer. Diyan tayo mag-a-adjust ng Diyan tayo mag-a-adjust ng boltahe. Di bali yung ating tester, isi-set nyo lang sa, katulad pa rin sa dati, sa 200 volts DC, na-connect kayo sa body ground. Ayan, naka-body ground. Tapos yung inyong positive, ito, yung positive nyo, i-connect nyo lang dun sa blue wire. Yun sa blue wire ng dito sa yoke. Blue wire, na-connect kayo dyan. Ayan. Ayan, di bali ganyan yan. Tapos, ayan, connect yung ganyan. Di bali naka-connect kayong ganyan. Ayan. Tapos, saka nyo i-plug yung unit. Tapos dito kayo mag i-adjust nyo lang to, tapos tingnan nyo sa tester, diyan nyo i-adjust. Di bali ipa-plug ko lang mga bro yung unit. Sandali. Yan mga bro, di bali naka-plug na. I-switch on ko lang yung unit natin. Yan, naka-switch on na siya mga bro. Makikita nyo yung voltahe niya, 136. Medyo mataas siya. Ngayon, ang gagawin natin, i-adjust natin dito. Yan. Pipihitin nyo lang to mga bro. Yan. Tingnan nyo sa 135, 134, 133, 132, 131. Sakto lang natin sa 130 volts. Yan. O yan, mga bro, ito. Diyan lang, pipihitin nyo lang yan. Sa mga China TV, meron din yan. Pag nakapansin kayo ng board na merong trimmer na konektado sa boltahe niya, diyan lang kayo magpihit. Diyan kayo mag-a-adjust mga bro. Yan. Yung trimmer niya, makikita nyo, regulate na siya. Nasa 130.6 volts na siya. Kasi once na mataas masyado ang voltahe niya mga bro, ang isang naapektuhan niyan, itong ating FBT. Kaya kung makikita nyo minsan, sobra yung sumisingaw. Sumisingaw dun sa may, yung sa harapa, dun sa taas. Kung minsan nabubutas itong ganito,
dahil masyadong mataas yung kanyang ano voltahe. Minsan dun din sa ano sa 200 volts. Pag sumusobra, yun ang minsan nagiging sanhi kung minsan nagkakaroon ng singaw. Masyadong mataas yung voltahe. Ngayon yan, regulate na yan, 130 volts. Regulate na siya. Kanina, kung yung mapapansin, nung binuksan ko 136.5 volts siya, meron siyang pumipitik. Parang nag-i-excess yung kanyang voltahe. Ibig sabihin, yung excess yung kanyang voltage. Kaya dyan lang kayo mag-a-adjust mga board. Kung sakaling meron kayong ma-encounter na ganitong klaseng mga board na may trimmer na ganyan na konektado sa B plus sa voltahe, pwede kayo dyan mag-adjust mga board. Dibali, ibabaliktad natin at check naman natin yung ating kaninang ginawa yung sa capacitor. Check natin yung mga voltahe kung regulate, kung okay na siya mga bro. Balik tayo dito mga bro sa ginawa natin, yung sa pinalitan natin na capacitor, itong capacitor 513. I-adjust ko muna yung voltahe natin dito sa kanyang ano, kanyang B plus, kasi kapag ino-open ko yung unit, ano, may pumipitik na nanggagaling dun sa FBT. Yung pala, mataas yung kanyang voltahe, 136. Ngayon, na-regulate na natin siya, na lagay na natin sa 130 volts. Ngayon, dito naman tayo, mga bro, sa ano na natin. Checkin natin ngayon itong capacitor niya na chinek natin kanina, ito. Yung capacitor 514 at saka itong 513. Check natin kasi lumalabas dito kanina, medyo mataas siya, 8 volts eh. Parang ang tingin ko kasi dito mga 4 to 5 volts lang ito eh. Tapos ito dapat may supply din to eh. Pero kanina wala. Di bali i-switch ko lang mga bro yung ano, yung unit. Ipa-plug ko lang mga bro. Yan na, i-plug ko na. I-switch ko na lang mga bro. Tingnan natin. Yun. Yan mga bro. Di bali, ayan yung ating tester. Check natin mga bro, itong ating 513 yung pinalitan natin. Nahirapan kasi ko dahil isang kamay lang ginagamit ko. 513, asan ka na ba ito? Ayan yan, ito, itong 513. Oops, wada please mga bro, yan 513. Dibali, check natin. Ayun, no, 4.5 lang. O, kanina 8 volts yan eh. Ayan, no. Tapos tingnan natin itong ano, itong capacitor na 514. Ayan. Kanina walang voltahe yan eh. Ayan, no. 10.7. Ayan. 10.7. Kanina wala siyang voltahe. Wala siyang voltahe. Yan. Itong 5110 9 at dumada please. 510 9.4, okay lang siya mga bro. Ngayon mga bro, check natin yung ano display. Tingnan natin kung nagano siya, nag okay na siya. Yan na mga bro. Naubuo na siya, kaso kung mapapansin nyo ito, hindi siya sagad, pati sa taas hindi siya sagad, hindi pa sumagad itong baba tsaka itong itaas. Ngayon i-adjust ko siya mga bro dun sa trimmer, papakita ko sa inyo. May trimmer to eh, dun tayo mag-a-adjust, papakita ko sa inyo. Dibali nandito siya mga bro sa ilalim, kung inyo mapapansin yung trimmer niya. Yun o, no? Nasa ilalim na yon. Ipopost ko lang mga bro, kukunin ko lang yung pampihit. Yan mga bro, di bali matatago. Yan yung ating ilaw, nilagyan ko ng ilaw mga bro eh, para makita eh. Medyo malabo kasi yung hirap. Di bali yung trimmer niya mga bro, ito. Yan, yun o, no? Yun yung trimmer. Yan ang pipihitin ko mga bro, para makita nyo, di bali, i-ano ko lang, isa. Yan. Yan. Di bali, naka-ano yung kamay ko, i-ano ko lang. Mahirap kasi bro, isang kamay lang ginagamit ko eh. Ayan. Tingnan nyo yung taas, pipihitin ko na. Ayun o, umaangat, nakita nyo mga bro.
you know, sumagat na siya, bro. Sumagat na siya sa baba. Sumagat niya siya sa taas. Di bali, ito lang ang pipihitin, mga bro. Yan. Yan trimmer na yan. Sa vertical yan eh. Vertical size yan, mga bro. Di bali, ito yan, mga bro. Yan. Kung makikita niyo, mga bro. Yan, oh, sagad na siya. Oh. Sagad na siya sa taas. Pantay na siya, mga bro. Di bali, ang gagawin ko na lang, mga bro, kakabitan ko ng channel para makita natin yung display. Ipo-post ko lang sandali. Ito na, mga bro. Di bali, kumuha muna ako ng ano. Yan. Yung ating connector na channel para ano, ipa-plug ko lang, mga bro. Yan. Tingnan natin kung okay. Yun, oh. Ayos na, mga bro. Nakikita nyo. Sumagad na siya, oh. Sagad na siya, tsaka to. Wala na yung kanyang problema ang vertical. Ayos na siya. Hintayin na lang natin na mag-on yung kanyang ano, wala pa eh. Bababa ko lang, mga bro, baka tayo ma-copyright. Yan, ayan na, mga bro. Yan na, lumabas na yung kanyang display, mga bro. Yan, lumabas na. Di bali, okay na. Ito lang yung problema. May problema lang dito, yung sa parang mantsa. Kasi wala pa yung, hindi pa nakakabit yung digusi niya, mga bro. Di bali, ano ko muna. Aayos ko muna. Tapos, babalikan ko kayo. I-set ko lang, ibabalik ko lang yung board niya. Para mas maganda nating makita yung display. Ito, mga bro, di bali, i-test na natin. Naka-off muna siya, in-off ko muna. Pero naka-plug na siya. Ngayon ay pipindutin natin, mga bro. Sandali lang, ha. Okay, sige. Pa-switch ako. Todo. Yan, mga bro. Yan na, oh. Yan. Kita nyo, mga bro. Di bali, okay na. Lalayo lang ako ng konti. Check natin, mga bro. Sandali lang, ha. Yan, mga bro, di bali makikita natin na okay naman na, lipat natin sa ibang channel. Ibababa ko lang, mga bro, kasi baka tayo ma-copyright. Hanap lang ako ng ibang channel. Yan, mga bro, ibig sabihin okay na siya, gumagana na siya. Maganda na yung kanyang display. Kahit na medyo mahaba yung ating video, sana meron kayong natutunan, mga bro. Sa ating ginawa sa araw na to, isa na naman pong successful na paggawa itong ating ginawa sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo yung ating video na ginawa o yung ating pinagtrabahoan nyo yung araw na to, mga bro, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-thumbs up, at hit nyo na rin yung notification bell, mga bro, para kung sakaling meron tayong iba pang mga gagawin ay ma-update po kayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga at sa inyong panonood. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Maraming pong salamat muli sa inyo, mga kapatid.